7 sugatan nang bumangga ang pampasaherong buhos sa mga concrete barriers sa EDSA. Yan ang saktong balitang hatid ni Nico Bagsig. Nico, ano daw nangyari sa driver? Magandang morning, Tito Johnson. Inaantok ang bus driver ng EDSA bus carousel ayon sa konduktor nito, kaya sila sumalpok sa mga concrete barriers ng bus lane. Salaysay din ng konduktor, mabilis na magpatakbo ang bus driver ng Joycel Express bago ito tuluyang bumangga sa bandang EDSA Reliance, bandang Mandaluyong, oras ng 12:30 ng madaling araw. Ang konduktor nito, sinasabi pa na tumilapon siya mula sa likod papuntang harap sa sobrang lakas ng pagbangga. Tumakas din ang bus driver matapos mahimasmasan sa nangyaring aksidente. 30 pasahero ang sakay ng bus at 7 dito ang nasaktan at nagtamo ng iba't ibang klase ng sugat. Tumawag agad ng medic ang mga otoridad na rumesponde sa aksidente. 5 concrete barriers ang wasak at nabasag at halos 7 naman ang nag-crack. Narito ang pahayag ng isang HPG na nakasaksi sa nangyaring aksidente. Wala na yung driver eh. Tumakbo daw kasama nung tinawid niyang mga pasahero. So siguro ang gagawin na lang doon eh, although meron naman sirong CCTV dito sa loob ng bus, and then yung siguro yung company ng operator nito, malolocate naman niya siguro kung saan tigasan naman yung driver. Tito Johnson, naging sanhidi ng matinding traffic ang nasabing aksidente. Halos nasakop ng mga basag na barriers ang kalahati ng southbound ng EDSA. Nung malinis ng MMDA ang mga nabasag na concrete barriers, ay medyo lumuwag na ang traffic. Pero dahil sa mga marites na drivers na sumisilip sa aksidente, ay bumagal at nagsisikip ang daan. Patuloy naman na pinaghahanap ng mga otoridad ang tumakas na driver at nananawagan sila na sumuko na ito. Reckless imprudence resulting to multiple physical injuries at damage to public properties ang magiging kaso ng tumakas na driver. Balik sa inyo sa studio, Tito Johnson. Nico, pagka ba ganyang nakaka-aksidente ng public property, pababayaran ba dun sa driver na nakasira o bumangga dun sa concrete barrier bukod dun sa kasong kakaharapin niya? Hindi naman ipapa-shoulder, Tito Johnson, ang mga gastos dun sa mga nasirang barrier sa driver na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.